Hi Scorpio, welcome welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for Scorpio, please. Give me the message for Scorpio, please. Meron ka dito, Uranus. Give me the message for Scorpio, please. Okay. Meron ditong house 11. Then the moon. Nafe-feel ko dito, Scorpio, na meron ditong malaking pagbabago na parating sa'yo. Nakikitaan ko dito na biglaan to, suddenly. Hindi mo to inaasahan. Then nafe-feel ko, no, kung may kita mo dito, meron ditong langgam. Nafe-feel ko yung tipo na maaalisan mo kung ano man yung mga suliranin na tinatahak mo. Nakikitaan ko rito na meron ditong paglago, pag-ani. Kasi ang meaning ng langgam kasi, swerte yan eh, lalo na kapag yung itim na langgam. Mabilis yun eh, parang mayroon tong dala na biyaya, blessing, no? May perang parating. Then, nafe-feel ko din dito kasi na meron ka ditong biglaang pagbabago or biglaang magaganap sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Then, dito, no, sa House of 11, sinasabi dito na meron kang sariling paniniwala or meron kang pinaniniwalaan. Ano, hindi ka basta-basta malilin lang ng iyong kapwa. Ganon. Ganon lang yung vibes. Ano. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, pala kaibigan, friendly, na kung saan, ano, yung mga kaibigan na nakakasalamuha mo, ito din yung nagtuturo sa'yo, no, para mas magikang lumago or sabihin natin, dahil sa mga friends mo, na yan, nakikita ko dito na meron ditong tulungan, okay? Or pwede rin sabihin na ang larangan ng trabaho mo ay merong partnership, teamwork, or pwede rin sabihin na meron ditong sasangguni sa'yo, no? Para makipag-cooperate or collaboration para sa'yo. Ito rin na feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito, no? Dahil ito'y ibon. I think meron ka ditong balita na marireceive, bigla ang balita na hindi mo siya inaasahan. Then nakikitaan ko rin dito, no, sa bundok. Ikaw yung tipo ng tao na hindi ka basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. Nakikitaan ko dito na masipag ka, pinagtutuunan mo ng pansin yung trabaho na meron ka. Ito lang yung nafe-feel ko, no? Focus ka sa trabaho kapag ikaw ay sa larangan ng trabaho. Doon ka lang talaga nakatuon. Kasi nakikitaan ko dito na ano kaya, gusto mo talaga meron kang magandang resulta na makakamit. Ito lang yung nakikita ko. Then dito, no, sa The Moon, sinasabi dito, no, na pangalagaan mo ang iyong sarili, ingatan mo ang iyong kalusugan kasi meron ditong emotion eh na kung saan ano, huwag ka basta-basta magpakita ng emotion lalo-lalo na sa mga tao na pakaramdam mo hindi totoo, ano. Tinuturuan ka dito na mas pahalagahan mo yung sarili mo. Hindi man din masama yung magbigay ng attention sa iba or sa kapwa, no? Pero mas may naman, no, pagtuunan mo din yung sarili mo. Kasi once na ikaw yung masyadong bigay ng bigay sa iyong kapwa, hindi mo namamalaya na ubus na pala yung meron ka. Kaya may naman, no, in-nurture mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Then, kapag sobra-sobra na yung blessing, saka ka magbigay sa iyong kapwa. Ito lang yung sinasabi dito, no, sa The Moon. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Scorpio. Meron ka ditong empathy. Nafe-feel ko, no, sa pagiging mong empathy, malakas yung iyong pakiramdam. Nafe-feel ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na hindi ka basta-basta kumakampi kapag mayroon kang dalawang panig na nag-aaway. Ano, hindi ka basta-basta kumakampi sa bawat isa. Nafe-feel ko dito na ikaw ay nasa
Kumbaga nasa gitna ka lang. Hindi ka basta-basta nangihimasok sa dalawang panig. Then nafe-feel ko dito na malakas yung pakaramdam mo, nararamdaman mo kung sino yung mga nagsasabis ng totoo or hindi. Nararamdaman mo dito kapag ang isang tao ay nagsisinungaling sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito na malakas yung sense mo yan. Kasi may pagka-impact ka. Nasa-sense mo yung pakaramdam ng isang tao kapag nalulungkot or kapag merong dinaramdam. Alam mo yun, yung tipo na parang isang ina, naramdam niya ang kanyang anak na sanggol kapag meron siyang masamang pakaramdam or kung nagugutom na yung bata. Ganon. Ito lang yung nafe-feel ko no, may pagka-impact ka. Nakikita mo ng malinaw para sa yung sarili kung sino or kung ano yung dapat mong gawin or kung ano yung mga dapat mong tahakin. Yung malakas yung ano eh, malakas yung sense mo. At yun yung nakikita ko dito. Give me the message. Indecision. Sa indecision ano, sa bawat desisyon na iyong ginagawa or sa bawat desisyon na iyong ginagawa, nafe-feel ko dito na mas sinusunod mo yung intuition mo, mas sinusunod mo yung kutob mo, meron kang mga plano or hakbang na ginagawa para masakatuparan ang lahat ng iyong mga plano. Then nafe-feel ko dito na bago ka gumawa ng isang aksyon, malalim mo tong pinag-iisipang mabuti. Okay? Nakikitaan ko rin dito kasi may pagka-impact ka. So, nisi-sense mo kung ano yung magiging resulta or feathering sabihin na i-vision mo kung ano yung mangyayari. Ganon. Ganon lang yung nafe-feel ko dito. Nakikitaan ko rin dito no, na maganda yung pananaw mo sa buhay or pwede rin sabihin na may talino ka or karunungan ka kung paano ka nagiging mapabuti sa panahon ngayon or kung paano ka lumalago sa panahon ngayon. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message for Scorpio. Meron dito honesty. Ikaw yung tipo ng tao na tapat. Ayaw mo ng taong sinunghalin dahil alam mo sa sarili mo na ikaw ay tapat. Kaya nakikitaan ko rin dito na hindi mo inaasahan din yung mga tao ay maging totoo sa iyo dahil bawat tao ay may kanya-kanyang pag-uugali at bawat tao ay hindi katulad mo. So nakikitaan ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na hindi mo ni-expect sa ibang tao yung katapatan na ginagawa mo. Kumbaga no, yung tipong malalim kang tao, malawak yung pangunawa mo. So nakikitaan ko rin dito, mas madalas ka mag-adjust sa isang tao or sa ibang tao. Ito na yung nafe-feel ko. Pero nakikitaan ko rin dito no, na sa pagiging tapat mo no, nakikita mo din kung sino yung mga hindi karapat-dapat or kung sino yung mga nagsisinungaling sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Nagigets mo ang isang tao or sabihin natin na ginagamitan mo to ng logic, nagiging kang observer, ganun. Yung tipo na masyado kang mapag-observe, tinitingnan mong maigi ang isang tao kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Ayun, yun na nafe-feel ko, no? Love. Meron ditong love. Ikaw yung tipo ng tao na mapagmahal. Then nakikitaan ko rin dito, no, na mas nakatuon ka ngayon sa magagandang bagay or sabihin natin sa kabutihan. Ganun ay nakikita ko dito kasi mas pinagtutuunan mo yung mabuting gawa ng isang tao kaysa masamang ginagawa niya. Kasi nakikitaan ko rin to na ano kay yung tipo na nauunawaan mo yung sitwasyon, malakas yung iyong sense, then nafe-feel ko din dito na pinapractice mo or nagpa-practice ka na makikommit sa isang tao kung alam mo talaga na itong taong ito ay kamahal-mahal. Ito lang yung nafe-feel ko, mas gusto mo or nakikita mo sa isang tao kapag totoong nagmamahal sa'yo. Okay? Kasi may pagkamalalim ka eh. May pagkamalalim ka kung paano mo dinidefinition yun. Kung paano mo dinidescribe ang salitang pag-ibig. Ganon, masyado kang malalim. Malalim kang mga hulugan kung anong ibig sabihin ng pag-ibig para sa'yo. Kasi yung ibang tao, ang pag-ibig, basta minahal ka or binigay kayo mga bagay-bagay, yun na yung mahal para sa kanila. Or
Pero ikaw, ang definition mo ng love, kahit sinasaktan ka, basta mahal mo yung isang tao, mas umuunawa ka. Yung gano'n, yung may pagka-sacrifice ng konti. Ganun yung definition mo ng love. Hindi po halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung na-feel ko. Merong ganun tao dito. Malalim siyang magmahal. Ganun pa man ano, strike na tayo dito sa isa. Or pwede rin ano, tinuturoan ka dito na ano, na bago ka mag ano, bago ka magbigay ng pagmamahal sa ibang tao, kilalanin mo muna kung sino yung tao mong pagbibigyan ng pagmamahal, kung may equal and balance. Kasi meron ditong ano eh, meron ditong lesson. Ito na yung nafe-feel ko. Malakas yung ano mo, pakiramdam mo. At dahil dun na sa lakas ng pakiramdam mo, nagagamit mo to. Okay. Meron ditong trust. Sinasabi dito, no, na kung ikaw man ay may mga problemang kinakaharap or kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi meron siyang plano na mas maganda na hindi mo akalaing magaganap pala sa'yo. Magtiwala. Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong transformation, may pagbabago. Dahil lumabas si Uranus, radically change. May bigla ang pagbabago. Akong nakikita na magaganap sa'yo. Ayun lang yung nafe-feel ko. Give me the message. Meron ditong cast a circle. Dito sa cast circle, no? Sinasabi dito, no? Tinuturoan ka dito magkaroon ka ng healthy boundaries para sa iyong sarili. Para mas lalo kang lumago bilang isang individual. Kasi once na hindi mo nilalagyan ng boundaries yung sarili mo, no? Parang open ka sa lahat sa mga tao na pwedeng manghimasok sa buhay mo. At pwede kang pasakitan or pwede rin mabuti ang gawa sa'yo. Pero ganun pa man ano, sinasabi dito na kailangan mo din magkaroon ng limitasyon para sa iyong sarili. Para nang sa ganun ano, may paglagong maganap dito. Ito lang yung nafe-feel ko, no? Give me the message. Meron ditong moonbeam. Sinasabi dito, no? Na you're in the right path. Nasa tamang daan ka. Kasi kung makikita mo dito, no? Sa moonbeam, ang daan dito, paalon-alon. Pero ganun pa man, yung paalon-alon na yun, isa pa rin ang patutunguhan mo. Kundi dito sa dulo, sa tagumpay, ano? Kasi meron ditong bituin. Then, nafe-feel ko din dito na kahit marami kang pagsubok na kinakaharap, ano, yan ay journey para mas lalo kang tumibay or mas lalo kang lumago bilang ikaw. Dahil dun, ano, kahit may mga pagsubok ang kinakaharap, hindi yung dire-diretsyong daan, may palikulikong daan. Pero kahit may palikulikong daan, yun pa rin ang kahihintungan, ano, I mean, sa kahihintungan, tama ba? Kahahantungan yan. Yun, kahahantungan. Kahit may palikulikundan, yun pa rin yung dulo, yung kahahantungan mo. Na kung saan, ano, may final destination na kung saan merong ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. Kumbaga yung paalun-alun daan, ano lang yun eh, yun yung mga pagsubok ng buhay. Pero ganun pa man, ano, mapagtatagumpay mo to. Kaya sinasabi dito, ano, trust. Magtiwala ka sa process. Magtiwala ka kay God, kay universe, or kung sino man, kung ano mang relihiyon mo, no? Magtiwala ka sa Diyos na lumikha. Ayan. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message. Meron ditong True North. So, sinasabi dito, no, sa True North, magiging totoo sa iyong sarili, okay? Kasi once na nagpapakatotoo ka sa iyong sarili, wala kang ikahihiya eh. Kasi wala kang itinatago. Kasi alam mong sa sarili mo, na totoo ka. Hindi ka nahihiya ipakita yung totoo mong ugali, yung totoo mong kakayahan, or kung ano ka, or kung anong klase
klase kang tao kasi nagigig ka lang dito ng totoo. Ayun, ito lang yung na-feel ko. Kaya meron dito lumabas din siguro na ano, honesty. Ito lang yung na-feel ko. Kasi ano ka eh, tapat ka eh. Kahit makasakit ka ng iyong kapwa, sasabihin mo yung katotohanan para hindi ka lang ano, hindi ka magpakapeke. Yung tipo na ano, yung halimbawa, kung magpapayo ka, no, kahit masakit sa katotohanan, basta magising lang yung tao na papayuhan mo, sasabihan mo talaga ng prank ka. Okay? Pero ganun pa man, ano, yung pagiging mong prank ka, yun lang yung paraan mo para magising yung isang tao sa sitwasyon na kanyang tinatahak. Yung tipo mong ganun, yun lang yung sample ka, ito na yung nafe-feel ko. Ganun lang po. Ayun ha, tingnan pa natin dito sa chakra kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Karagdagan. Give me the message for Scorpio. Give me the message. Meron ditong perseverance. Nafe-feel ko, no, na dumaan ka din sa maraming pagsubok sa buhay. Pero kahit marami kang pagsubok na tinatahak, meron ditong gumagabay sa'yo. Meron ditong inner voice na sinusunod mo upang mas magiging mas matatag. Okay? Talagang nafe-feel ko kasi ano kayo, nagtitiwala ka sa Diyos. Ganon. Ganon lang yung vibes. Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me the message. Meron ditong completion. So, ibig sabihin na, no, meron ditong nagluksa or nagluluksa sa panahon ngayon. Nakakaramdam ka ng pain dahil meron kang tao na nawala sa buhay mo. Na pinakamahalagang tao. Okay? Pero ganun pa man, no, sinasabi dito na meron mang nawala sa buhay mo, meron niyang magandang kahihinatnan, ano? Kumbaga, may mga nawala man sa'yo, pakawalan mo kasi hindi naman tayo talagang mananatili sa mundo. Kumbaga, ano, hanggang doon na lamang yung tao na yon or yung mahal mo sa buhay na yon. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na yung mahal mo sa buhay na ito na nawala, ipinagpapasalamat nito na nagiging parte ng buhay niya. Na kung sana, no, yung memories na nasa sa iyo, ito yung magbibigay sa iyo ng daan para magpara ka bumangon muli sa panibagong yugto ng iyong buhay. Kasi na-feel ko dito may new beginning eh. Kasi pag may nawala, merong magandang simula. Ayun ha. Then meron ditong araw. So ibig sabihin, meron pa ring liwanag na naghihintay sa iyo na kung saan, ano, meron ditong tagumpay. Hindi porket may nawala sa buhay mo, tapos na ang lahat. Ito lang ay yung simula na kung saan, ano, mas lalo kang tumibay, mas lalo kang lumago. At once na ito ay nalampasan mo, itong nararamdaman mo ito, meron ditong magandang naghihintay sa'yo. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Give me the message for Scorpio. Okay, meron dito, miracle. Ito, yung sinabi ko kanina, no, merong magandang simula. So, meron ditong miracle, meron ditong milagro, meron ditong magandang mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaakala. Kahit may mga nangyari, ano, sinasabi dito na magtiwala ka. Trust the process, trust universe, trust God. Kasi, may mga nawala man sa buhay mo, meron niyang magandang kahihinatnan or meron niyang miracle na magbibigay sa'yo ng malaking pag-asa. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.